Opo. Ba, may tattoo ka pala dito sa... Opo. Sa dibdib? Opo. Patingin, patingin. Ayun mo. Ay. Di ba ano yan? Sign sa medicine? Yes po. Symbol po ng medicine. Caduceus. Oo, sa mga doktor nakikita correct. Ko yan. Pero thank you. Isa pala siyang frontliner. Maraming salamat. Thank you. Thank you din po. Yung mga frontliner, pag nagkagulo at tumakbo, frontrunner na ba ang tawag? Pero maraming tattoo si ano eh. Opo, bali 6 po sa buong katawan. Kaya lang yung iba, tago po. Opo. Eto, ano yung nakasulat dito sa may braso? Ito po, pangalan ng father ko, Severino. Nakakalimutan mo ba minsan yung pangalan? Hindi, gusto ko lang po siyang laging nasa akin. Kasi, nakatatak sa katawan mo. Kasi ano pangalan naman, niya? Severino po. Severino. Opo. Ang lakas mga Kastilaloy. Severino. Don Severino. Oo, mayaman. Nakaibigan ng mga praile. Don Severino. Si Don Severino. Ano naman yung pangalan ng nanay mo? Felicidad po. Ito naman siya sa... Felicidad. Opo. Feliz. Ba't hindi sa kabilang braso? Hindi ko po alam. Bali, ito po kasi yung una kong tattoo. Tapos, ang ibig sabihin po kasi niyan, parang, kasi di ba may pakpak sa taas ng pangalan ng mother ko. So, parang, wind beneath my wings, yung mother ko. Parang ganun. Pero totoo ba, pag daw ang nurse o doktor bawal ang tattoo, tama ba yun? Actually, dati daw. Parang dati po. Parang, syempre, pag as a frontliner, opo. Okay. Hindi lang din po yun eh. Parang, siguro, gusto ng mga patient na yung magsiserve sa kanila is parang, siguro, malinis, ganon. Parang walang masyadong marka sa katawan. Pero ngayon naman po, ngayon, okay wala na, naman na pong ganon. Na, opo, okay na din po. Bakit ka nagtingin mo sa kanya? Malalim. Pinag-uusap kasi parang na-judge yung mga may tato sumasama. Hindi kasi ganda daw dati talaga. Gano'n ka talaga yan? Dati talaga, di ba may something pag di ba nga yung mga paniniwalang ano na hindi na uubra sa panahon ngayon, yes, di ba? So, yung mga pag may tato, addict. Yes, so, pag may tato, huwag kang babarkada dyan. Pag may tato, hindi ka pwedeng sa trabahong ganito. Yes, so, hindi ka tatanggapin dahil sa iyong tato, dahil sa iyong gender, identity, preferees, yung mga ganon, di ba? Hindi na welcome sa ganitong panahon yung mga ganyan. Kasi ngayon, kahit may tato, pwede ka naman. Opo. Wala naman po yun sa... Medtech ka, no? Medtech. Yes po, opo. Pre-med. Opo, pre-med po yung mga medtech, nurse, nursing, ganyan. Pharma. Bakit lahat. Medtech ang kinuha mong kurso? Actually, hindi naman po talaga medtech yung first choice ko nung magka-college na po ako. Ang first choice ko talaga is nursing. Kasi yung tita ko, nurse, yung pinsan ko, nurse din po. So, gusto ko din talaga maging nurse. Kaya lang, nung nandun na po ako, mag-enroll na ako dun sa school. Nung nandun na po ako sa admin, sabi po nila sa akin, wag na daw akong mag-nurse. Bakit? Bakit daw? Kasi nung time na yon very... Marami na talagang nurses. So, totoo naman. There was a point na sobra talagang daming kumukuha ng nursing. Mas marami ng nurses kaysa sa patients. Opo, opo. So, ganito kadami, no? Samantala ngayon, di ba, ang lungkot kasi hindi mo na mapigil. Ang dami naman ng pasyente. Yes. Ubus naman po. Ng frontliners ngayon. Yes. Talaga. Mahirap diba? Po. Sobra. Kawawa. Gusto mo sanang maging nurse. Kaya pala ang kinanta mo ay si, tunay na mahal nila ni Bisa Lucia, Asia's Nightingale. Di ba? Ang Nightingale ay may kinalaman sa mga nurses. Tama. Ay, galing, oh. Opo. Kaya, isa ka. Masaya ka naman sa pagiging frontliner mo, kahit risky? Masaya po. Kahit na, yun nga, since new normal na, so medyo maraming nagbago, lalo na, syempre, sa work, kailangan namin magsuot ng full PPE, coveralls, lahat po ng PPE na meron, kailangan namin isuot. Syempre, para maprotektahan yung sarili namin, and at the same time, para maprotektahan yung patient. So, kahit na po ganun, same pa din naman yung work. Kumbaga, parang ang sarap sa pakiramdam na nakakapag-serve ka sa mga tao. Ganun po. Pero ikaw ba ay hindi natatakot? O sumusuko ka na rin paminsan-minsan? Actually, hindi naman po. Walang takot, lalo na kapag sumusunod ka naman sa protocols. Ganun. So, yung mga proper protocols na kailangan para makaiwas sa, yun nga, sa COVID. Pati pa ikaw. So, syempre po, ako kasi natatakot ako eh. Actually, sa sarili ko po, hindi naman ako natatakot. Natatakot ako para dun sa family ko. Syempre, lalo na si mama ko nga po, may sakit. Yung kapatid ko, may sakit din. So, para sa kanila po ako natatakot. Kasi, for example, syempre, kunwari, nagkaroon po ako
symptomatic ako. Tapos, syempre, kasama ko sila sa bahay. So, sila po yung talagang maapektuhan. So from work, talagang uuwi ka o nagka-quarantine ka? Opo. Actually, hindi naman po ako din sa hospital. Kumbaga, hindi naman din po kami nag-a-admit ng mga COVID patients. So, parang secondary laboratory po, dun din sa lugar namin. Yung mga medtech kasi, sila ang nagpo-proseso ng mga sinaswab test. Yes. Diba? Sa kanila, tama. Oo. Kasi yung iba akala, yung may mga taong akala nila, pag frontliner, nasa hospital ka lahat, mismo, di ba? Mga frontliners, yun yung mga nasa hospital, pero hindi lang sila yung nasa medical field, yes. Di ba? Yung mga kinakailangang magtrabaho, di ba, at lumabas para maituloy yung mga pagbibigay sa atin ng serbisyo, frontliners ang tawag doon. Not necessarily kailangan nasa medical field. Good luck sa yung mga plano. Thank you po. Thank you so much po. Tawag ng Tanghalan sa Show!